What's up mga kabulero? Pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba nagsimula ang crossover sa basketball. Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Ang crossover ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan para matakasan ang isang defender at isang magandang sandata upang madaling makapuntos sa kabilang team. Paano nga ba nagsimula itong napakalupit na move sa NBA? Ang orihinal na galaw na crossover ay ginamit ng kahit anong posisyon: point guard, shooting guard, small forward, power forward, or center. Pero madalas natin makita ang ginagamit ito ng mga guards at forwards. Pero alam mo ba na ang crossover move ay hindi nagsimula sa NBA? Ito ay walang iba kundi sa isang street basketball game sa Rucker Park sa Harlem, Manhattan, New York City. At ang unang gumawa ng crossover move na ito ay isang streetball legend na si Richard Peewee Kirkland. Sino nga ba itong si Richard Peewee Kirkland? Si Richard Peewee Kirkland ay nagsimulang maglaro ng basketball sa edad na 9 taong gulang. At sa edad na 13, nahati ang oras ni Peewee sa basketball dahil may mas kinabalahan itong iba bukod sa basketball. Si Peewee ay isang kortin sa isang drug syndicate at sa mga pang-hold up sa kanilang lugar. Noong college days niya, si Kirkland ay naging MVP noong 1968 sa Norfolk State. At dahil dyan, nag-offer sa kanya ang UCLA para maglaro kasama si Kareem Abdul-Jabbar. Ngunit hindi niya ito tinanggap. At sa paparating na NBA draft noong 1969, nag-draft itong si Kirkland ng Chicago Bulls. Ngunit kagaya ng UCLA, bigo rin makuha ng Chicago Bulls itong si Kirkland at hindi niya rin tinanggap ang offer sa NBA dahil na-realize nitong si Kirkland na mas kikita siya ng maraming pera sa droga kaysa sa paglalaro ng basketball. Ngunit hindi na ito tumagal si Kirkland bilang isang drug syndicate na kulong ito noong 1971 hanggang 1988. At dahil doon, nagbago ang lahat para kay Kirkland. Siya ngayon ay isang motivational speaker sa mga batang atleta. Balik naman tayo ngayon sa ating pinag-usapang crossover moves. Pag-usapan natin ang 6 basic types ng crossover. Una, normal crossover. Pangalawa, no hesitation. 3, killer crossover. 4, behind the basic crossover. 5, double crossover. At ang panghuli, ang shamgat crossover. Normal crossover. In normal crossover, the player quickly changes direction while switching the ball to the opposite hand. Ang madalas natin itong makitang NBA player na gumagamit ay sina Derrick Rose at Russell Wilson. Crossover or ankle snatcher. In this move, the player fakes in one direction, generally with a wide step and a head fake and usually from a standstill. The player then switches the dribble to the other hand between his or her legs and moves in that direction. Ito rin ang madalas gamitin ni Tim Hardaway na mas kilala siya bilang isang U-step or two-step.
Behind the back crossover. Ang behind the back crossover naman ay halos parehas lang ng normal crossover, ngunit ang kinaibahan lang nito ay ginagawa ito ng nasa likod ang bola. Mas kilala naman dito si Jamal Crawford sa mga behind the back moves. Double crossover. Ang double crossover ay isa sa pinakamahirap na crossover, ngunit mas pinaka-epektibong paraan para makalusot sa defender. Pwede itong pinagsamang normal crossover at killer crossover, or between the legs at behind the back crossover. Madalas natin ito makita noon kay Allen Iverson, at ginagamit na rin ito ng mga kasalukuyang NBA players kagaya ni Kyrie Irving, Derrick Rose, Stephen Curry at marami pang iba. Shamgard crossover, a type of crossover dribble where the offensive player brings the ball out to a very risky position only to change direction by bringing the ball back to the side while fluidly moving in the opposite direction to where the offensive player originally brought out the ball. Ito na siguro ang pinakamahirap gawin na crossover dahil sa alanganing galaw na ito, sa alanganing atake sa kalaban. Marami ring basketball players ang gumawa nito, hindi lang sa NBA, pati na rin sa international basketball, kagaya ni Deha Bodiroga ng Serbia at si Terence Romeo at marami pang iba sa PBA. Ikaw kabulero, anong mga crossovers ang mas nagustuhan mo? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang i-like at subscribe ang ating videos mga kabulero. Hanggang sa muli!